Let us all stand and join the celebration of the Holy Mass. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, the Lord be with you. And with your spirit. I'm in the God's family, with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess, Almighty God, unto you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I pray to be. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask blessed Mary, the Virgin, all the angels and saints, and you and my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. We implore your majesty most humbly, O Lord, that as the feast of our salvation draws ever closer, so we may press forward all the more eagerly towards the worthy celebration of Paschal mystery. To our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. A reading from the book of the prophet Jeremiah. Thus says the Lord, this is what I commanded my people. Listen to my voice, then I will be your God, and you shall be my people. Walk in all ways that I command you, so that you, my prophet, prosper. But they obeyed not, nor did they pay heed. They walked in the hardness of their evil hearts and turned their backs, not their faces to me. Till the day that your fathers left the land of Egypt, even to this day, I have sent you untiringly all my servants and the prophets. Yet they have not obeyed me, nor faith him. They have stiffened their necks and done worse than their fathers. When you speak all these words to them, they will not listen to you either. When you call to them, they will not answer you. Say to them, this is the nation which does not listen to the voice of the Lord, its God, or take correction. Faithfulness has disappeared. The word itself is vanished from their speech. The word of the Lord. Thanks be to God. If today you hear his voice, harden not your hearts.
Let us sing joyfully to the Lord. Let us acclaim the rock of our salvation. Let us greet him with thanksgiving. Let us joyfully sing songs to him. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord who made us, for he is our God, and we are the people who shepherds, the flock he guides. Now come to me, you would hear his voice. Harden not your hearts as at Meribah, as in the day of Massa in the desert, where your fathers tempted me. They tested my word, they have seen my words. If today he hears the voice, have you not. The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to Luke. Jesus was casting out a devil which was mute. And when the devil was cast out, the dumb man spoke. The crowds were amazed at this. Some of them said, "It is by Beelzebul, the prince of devils, that he casts out devils." Others, to test him, were demanding of him a sign from heaven. Because he knew their thoughts, he said to them, "Every kingdom divided against itself is laid waste. Any house torn by dissension falls. If Satan is divided against himself, how can his kingdom rest? Since you say it is by Beelzebul that I cast out devils, if I cast out devils by Beelzebul, by whom do your people cast them out? In such case, let them act as your judges. But it is by the finger of God that they cast out devils, then the reign of God is upon you." Then, a strong man fully armed guards his courtyard, his possession full, undisturbed. But when someone stronger than him comes and overpowers him, such a one carries of the arms on which he was replying and divides the spoils. The man who is not with me is against me. The man who does not gather with me scatters. The Gospel of the Lord. Hindi po kailangan sa atin ang mga salitang united we stand, divided we fall. Bahagi ho na kung saan ay pinaalagaan sa bawat komunidad ang pagkakaisa. At sa Ebanghelyong ipinahayag, kahit na raw ho si demonyo, si Satanas, the devil, ay hindi mag-aaklas sa kanyang sarili. Bagaman na ituturing na ito ay mga lumalapag sa paanyaya at mga turo ng ating Panginoon na si Kristo. Kahit na raw yung devil ay hindi niya gagawin yun sa kanyang pagpaglaban sa kabutihan, kasi ito sa mga bagay na ibinibigay sa kanya na si Jesus inipapalaya sa demonyo gawa ng siya daw ay prinsipe ng demonyo. Well,
Yun yung sagot na ibinibigay ni Jesus. Pero ito rin po yung nais sa aming paglilayon-layon. United we stand. Napangalaga po yung pagkakaisa. Bahagi ho na kung saan ay isa sa mga strategy na ginagawa, no? Kahit na po ng mga itinuturing ng mga nag-wage ng war, no? Yung sa art of warfare, no? Ay isa sa mga binibigyan ko sa inyo ay kinakailangan mo ng makita mo yung kanyang mga kaakibat, alisin mo yung kanyang mga galamay para siya ay matalo mo. Pero sa paanyayan na ibinibigay ni Jesus, isang paanyayan na kung anong paanyayan na ibinibigay niya, ang sino mang hindi ko kasama ay aking kalaban. At ang sino mang hindi tumutulong na mag-ipon ay nagkakala. Kaya anong kinakailangan? Kinakailangan na tayo ay tumulong. Kung tayo ay kasama ni Jesus, kinakailangan na tumutulong tayo sa mga gawain ng ating Panginoong Jesus Kristo. Ang hindi pagtulong sa mga gawain na ito ay para na rin kinakalaban natin sa Jesus. Kaya ito yung patuloy na hamon na ibinibigay mo sa atin. Kung tayo ay para sa Diyos, kung tayo ay hindi para sa kasamaan, kinakailangan gumawa tayo ng mga bagay na isang ikabubuti natin para po may makita natin na akampi mo po Panginoon. Hindi mo malaban. Ako ay tumutugon sa iyong panawagan. Kaya yung patuloy na hamon na ibinibigay ko sa atin bilang kabahagi ng simbahan. Ang tawag na ko sa atin ay partners. Tayo ay kabilang. Tayo ay kasama. Kabahagi ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan. Isang biyaya na ibinigay ng Poong may kapal sa atin. Mula pa ho, nang likain niya ang daigdig na ito. Tayo ginawa niyang kasama, kapartner. Kaya kahit na mula pa ho sa aklat ng Genesis, ay di nanginig nyo yung daigdig na ito. Yun yung paanyaya, lalong-lalo na ho sa pagkapahayag ng pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Tayo ay ginawa ng Diyos na katulong. Hindi yung katulong na basalaang katulong, no? Katulong na kaakibat. Siguro medyo mas ano kasi kung isa kapag sinabi natin katulong, no? Ay kung ano lang yung iniutos, yun lang ang gagawin. Kung isa parang wala nang sariling pusa. So kaakibat, kapartner, wala ko lang kung may term tayo sa Tagalog na nagsasabi ng kapartner. Well, katulog sa idea ng kapartner. Hindi yung katulog ay the idea ng may. Kasi kung isa kapag sinabi natin katulog, ano na sa isip natin ay medium, servant. Hindi, katulong na yung idea ay kapartner. Sa Tagalog talaga, yung term na ito ay kasama. Kailangan ito kuminsan yung salitang kasama. Kasama. Ay baka mamaya ay sa tingin natin ay kasamaan. Hindi naman o sana kasamaan. Pero sana ay partner. Ay makita po natin na tayo ay kumikilos equally, but not in terms ng physical na masabi natin na equal, pero sangayon sa ating sariling kakayanan. Kasi marami yung pamamaraan, no? Kahit na po sa loob ng isang pamilya, nakita po natin yun, no?
na naitulog natin ang bawat isa ng kapartner. May kanya-kanyang trabaho na ginagampanan. Ganun din sa simbahan natin. Sabay pag-unayan natin sa Diyos. May kanya-kanya tayong pwedeng may bahagi na kung saan ay maibigay sa panungkal ng kapal. Ngayon po sa banal ng pag-iriwang ng misa, may choir, may mayroong Knights of the Altar, mayroong lay ministers of Holy Communion, mayroong sambayan na kung saan ay sumasamba sa harapan ng buong kapal. May kanya-kanya tayong role, pero tayong lahat ay magkapantay sa harapan ng Diyos. Maaring yung role ng iba ay nakita natin ang mahalaga sa pagkilos, but we are equally on the same sphere, on the same level, kasi pare-pareho tayo na sumasamba sa harapan ng buong kapal. Bahagi ho na kung saan ay makita ho natin ang pagtugon na ito na iludulog sa atin ang buong may kapal. So, hindi lang po sa larangan ng pagkilos na ito sa pagsimba, ngunit pagsamba, ngunit pagdiriwang ng misa, kundi kahit na po, ngayon pinag-aayaw natin yung alay kapwa. Ngayong panahon ng Kwaresma, kaya po tayo nagkakaroon ng street masses ay para po natin mapadaganap yung pagkapahalaga natin sa alay kapwa na yung pagtulong ng simbahan para sa mga programang nagnanais natin na makaangat sa katayuan ng ating mga mahal sa buhay ay tayo ay kasama, kapartner tayo sa pamagitan ng inyong mga itinutulong na panalangin, sa pamagitan ng itinutulong ninyong abuloy para po sa ating alay kapwa fund na ginagamit po ng national level sa pangailangan po ng mga kapatid natin na nais natin natutupan ng kanilang katatayuan. Maaaring wala tayo doon personally, pero kapag tumulong ko, yung social action ng simbahan, kasama tayo kasi bakit nakapagbahagi tayo doon. So yan po yung bahagi ng partnership, kasama. Tayo magkakasama sa pagkilos upang lalo mapalaganap ang mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. Well, yung pong kapartner, ang pinakamalapit po na masabi natin na ma-identify ninyo ay di yung pagkilos ng mag-asawa kay isa. Yun po siguro yung pinakamalapit kapag sinabi mong partnership, yung partnership ng mag-asawa. Maaring iba yung trabaho ng isa, yung isa ay nagtatrabaho sa opisina, yung isa nagtatrabaho para sa bahay, pero isa kayo. Maaring magkaiba kayo ng gawain, pero isa yung pagkilos sapagkat hindi mo naman pwedeng gawin lahat. So, ganun din po. Meron lamang division of labor, ang tawagin na po natin, sa pagkilos natin, bilang pagtugon natin sa ating paglago ng ating pananampalataya. Pero lahat tayo ay kabahagi ng isang katawan na walang iba, hindi ang katawang mistiko ng ating Panginoon sa Kristo, ang simbahan na kumikilos sa pagkilos natin sa daigdig na ito. At narabi mo, ngayong pagkakataon na ito, para mo sa ating Webes, tuwing Webes po, sa pagkaparangal natin ni San Martin de Porres, ay bahagi rin mo na tayo tinatawagan ng buong may kapal ng patuloy nating pagdarasal sa mga may sakit. Isa po sa mga devotion na nais natin palawakin ay yung pastoral care for the sick and the elderly. Yung mga kapatid natin na iginudulog natin sa harapan ng buong may kapal sa mga nag-aalaga ng mga may sakit.
Umagin mo yung kabahagi mo ng tinatawag natin yung mga partners sa gawain sa karangalan po ni San Martin de Porres. Kaya po mamaya, meron tayong hiling. Didulog natin yung mga kapatid natin na mga may sakit. Narito ba? Kung wala man dito, ay patuloy natin yung pinagdarasal. So ito rin po naman yung panawagan na makita ko natin bilang kabahagi po ng parokya ni San Martin de Porres na we become partners in the pastoral care for the sick. Kung tutusin po, medyo malaki yung hamon na ibinibigay po ng mga may sakit. Kasi isa na nga po rito yung paglalatag na husana ng programa later on para po sa mga kapatid natin na may TB na matulungan natin yung kanilang natatayuan. So isang programa po ngayon na ibinibigay po sa mga sa Ministry on Healthcare. Kasi yung baka may mga kapatid tayo na may TB. Kaya sabi niya, bakit hindi nawawala yung TB? Nagagamot naman yung TB. At libre pa. Meron pong programa yung gobyerno, yung tiyatawag natin DAPS. Yung kung tawagin natin ay tutukang gamutan para po doon sa mga may sakit na TB. Eh kung tutusin po, yung TB, ano kaya lang ito lumalaganap na ito, ano, gawa ng hawa. At kapag hindi mo nagagamot, eh bagamat matagal po yung pagawain ng kinakailangan bigyan ng person, pero sabi na natin, yung involvement, sabi nga ho, ay bakit ngayon ang simbahan ang involved dito, bakit hindi ito tawag, hindi lang ito gawin ng DOH, kasi nakikita po yung pagkilos na may mga gawain na kinakailangan natin ng partners, kinakailangan natin ng katulong. Sa mga gawain na ito, panghigit sa lahat, ay makita natin yung paglago ng ating sambayanan. Pero ito, no? Pero ito pa rin may bahagi ng isang pagtugon natin sa panawagan ng po may kapal. Na tayong lahat ay makita natin ano ba yung ginagawa natin para masabi natin na tayo ikakampi ng Diyos. Hindi tayo kalaban ng Diyos. So, yan mo lamang ilan sa mga pag-alatan na makita mo natin yung patuloy na pagkilos natin para masabi natin na Panginoon, may ginagawa kami sa ayon sa iyong ubos, alay kapwa, magkapahalaga po kay San Martin sa panalangin namin para sa mga kapatid namin na may sakit, yung mga nag-aalaga sa mga may sakit, yung mga pangalaga po sa mga kapatid natin, lalo-lalo na po yung mga may sakit na humingi ng kagalingan, yung mga may sakit sa TV, at yung pagkilos natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko. Pero ito yung hamon na binibigay. Kinakailangan ngayon na may pakita natin na hindi, kakampi mo ako Panginoon. Hindi lamang sa salita. Kinakailangan natin kumilos. At marami po yung venue. Marami po yung pwede natin titingnan kung saan tayo pwede tumulong. Yung mga ministry ng simbahan. Baka po kayo ay makatulong sa maging aktibo para po higit natin makita yung kaganapan na ipinangako ng ating buong kapal. Na ano? Na gumagawa tayo, kumikilos tayo. Kasi nasabi ni Jesus, ano? Ang hindi tumulong sa akin na mag-ipon, ay nagkakalat. So, anong ginagawa natin? Anong itinutulong natin para sa gawain ng Diyos? Para masabi natin na hindi tayo doon kasama doon sa mga nagkakalat. Yung mga inilatag ko doon sa inyo ay ilan lamang. Pero tanong natin, saan ba tayo higit na makatutukon para masabi natin na tayo ay tunay na kakampi ng Diyos.
Let us all stand and sing the litany in honor of St. Martin de Porres, praying especially for our sick brothers and sisters. Lord, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Healer of the sick and suffering. Pray
guardian father of the poor. Saint Martin, helper of those in distress. Saint Martin, guardian of the homeless. Saint Martin, comforter of the dying. Saint Martin, promoter of interracial brotherhood. Saint Martin, patron of social justice. Pray for us. Lamp of God who makes away the sins of the world. Hear us, O Lord. Lamp of God who takes away the sins of the world. Hear us, O Lord. Lamp of God who takes away the sins of the world. Brothers and sisters, in our prayers of faith, it is appeal to God for our brothers and sisters and for each and every one of us. Come and strengthen us through this holy anointing, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Free us from all harm, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick, hear present, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Assist all those who believe to the pain of the sick. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters, on whom we lay our hands in your name. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Praise you, God, Almighty Father, to send your Son for us and bring us salvation. Blessed be God who heals us of our wounds. Blessed be God who heals us of our wounds. Blessed be God, you humbled yourself to share in our humanity and heal our infirmities. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler, the all-creating power gives us strength and our bodily weakness. God, your mercy is the suffering and comfort the weakness of your servants and the church going to this holy way. We ask this through Christ our Lord. Thank you.
Nandun ako, pero hindi ako na ano, nahiya ako. Silim. Kasi yes. Sabi ko ba? Siya absent. Hmm? Absent siya. Ang dami na kayo. Ay, ay, ay. Hindi makita si Father. Puro ano yung ilaw. I need you. Tita, hindi pa rin eh. Natatakbo siya ng mga tao. Pwede ba ilito yung banda rito? Baka wala nang makita. Thank you.
Thank you.